Siya si Joshua Glenn Bulu, pinanganak sa Borromeo Street, Surigao City noong June 4, 2002. Panganay siya sa tatlong magkakapatid na anak ni na Pedrito Bulu at Grimalyn Takan. Sa murang edad na 9 taong gulang, nagsimula na siyang maglaro ng sepak takraw. Natuto siyang maglaro ng sepak takraw dahil sa tulong ng kanyang mga coach na sina Sir Ruel Moreno Abuan at Sir Daryl Abarico. Mabilis ang improvement ni Joshua sa paglalaro at pagtungtunga ng grade 4, natuto agad siya kung paano gawin ang roll spike sa murang edad pa lamang niya. Dagdag pa ni Joshua, nagsimula siyang mag-insayo sa dahon at paulit-ulit niya itong sinisipa kahit mababa. At para tumaas ang sipa nito, nagpasya siya na isabit ang bola para doon isagawa ang roll spike. At hindi nagtagal, na-master nga ni Joshua ang roll spike sa loob ng sepak takraw court. At dahil nga sa mabilis niyang pag-asenso, sumabak agad si Joshua sa mga tournament taong 2013 hanggang 2017. Nakapaglaro sa division meet, regional meet at pati na rin sa palarong pambansa. Masasabi kong napaka-gifted or malakas nga ang batang to. Dahil sa murang edad, nakapaglaro agad siya sa high-level tournament kagaya ng palarong pambansa na kung saan hindi basta-basta makapasok ang manlalaro kung hindi kalakasan ang mga to. Pero hindi naging madali kay Joshua ang makapaglaro sa ganitong tournament. Dahil taong 2013 palarong pambansa sa Dumaguete City, muntikan na umano siyang hindi makapaglaro. Dahil habang nasa training ang mga to, may dalawang manlalaro na nagbubuhat ng hagdan at aksidenteng na out balance ang mga to. Natumba ang hagdan papunta kay Joshua at nagsagawa agad sila ng x-ray para malaman kung nagkaroon ng major injury si Joshua. Sa resulta nga ng x-ray, laking pasasalamat ni Joshua dahil hindi siya nabalian ng buto. Nagkaroon lamang siya ng sugat or minor injury sa kanang balikat niya. At nakapaglaro pa rin siya sa palarong pambansa. At sa kabila nga ng pagsubok na yon, hindi nakala ni Joshua na makukuha pa nila ang gintong medalya. At dahil nga sa pagkapanalong yon, may pera or premyong nakuha si Joshua. At binigay niya agad ito sa parents niya para dagdag pambili ng materyales sa pagpagawa ng bahay nila. Pero hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok na pinagdadaanan niya. Taong 2016 regional event sa Butuan City, naganap ang hindi inaasahang pangyari sa buhay atleta ni Joshua. Dagdag pa niya, habang naglalaro sila, pumalo umano siya ng bicycle or sandbox spike at yung blocker naman ay lumagpas yung paa niya sa net. Ibig sabihin, nagsagawa ng overreaching block yung blocker at nagbanggaan nga sila ng paa sa ere. At doon na nga naganap ang nakatakot na pangyayari dahil nag-bad landing umano yung kamay ni Joshua. Isang kamay na lang nakalanding na kung saan nabali nga ang kanang kamay nito. Nagkaroon ng major injury si Joshua at sinimento nga ang nabaling kamay niya. At dahil sa pangyayaring yun, medyo malungkot si Joshua dahil nagpa siya nga ang parents niya na huminto na siya sa paglalaro ng sepak takraw. Kahit sinong parents naman, ganyan din ang magiging reaksyon dahil sa ayaw na nila magkaroon ng injury yung anak nila. Pero nanaig pa rin sa puso't isipan ni Joshua na ipaglaban ang kagustuhan niyang maglaro ulit ng sepak takraw. Minsan nga, tumatakas daw siya sa bahay nila para makapag-training ulit ng sepak takraw sa school nila. Siyempre, dahil sa sobrang mahal siya ng parents niya, suportado pa rin sila kay Joshua at pinayagan ulit siyang makapaglaro.
At sa huli, nanaig nga kay Joshua ang kasabihang, "Sepak takraw is life." At pagkatapos nga ng mga pagsubok na yon, may dumating naman na hindi inaasahang blessings sa buhay atleta ni Joshua. Taong 2017 Mayor's Cup sa Dipolog City, naglaro sila Joshua sa Under 17 category. Dagdag pa niya, siya lang daw ang taga Surigao doon at mga teammates niya is from Tandag City. Sa opening nga ng tournament, hindi inakala nila Joshua na nandun yung mga coaches at mga idol nila na Philippine Sepak Takraw National Team. Hindi in-expect ni Joshua na makakapasok sila sa finals dahil lahat daw ng nakalaban nila doon halos malalakas pero natatalo pa nila. At sa oras nga ng championship match, mismong Sepak Takraw National Team ang nag-referee at nag-umpire sa laro. Sobrang ganda nga ng laban na kung saan umabot pa nga to ng third set. At sa huli, nagwagi sila Joshua at naging kampiyon sa event ng Mayor's Cup. Pagkatapos nga ng awarding, kinausap si Joshua ng isang coach ng national team. Sinabihan siya kung papayag ba itong sumabay sa training ng national team sa Manila. Libre na daw lahat, allowance, dorm, pagkain at pati mismo pag-aaral. Sabi naman ni Joshua, papayag naman daw siya pero kakausapin niya muna ang parents niya. Makalipas nga ang ilang araw, may natanggap na tawag si Joshua. Tumawag sa kanya ang coach ng national team na si Sir Esperidion Rodriguez. Sabi ng coach, magkita daw sila sa Surigao para kausapin niya ang mama ni Joshua. At nakita nga sila sa Jollibee. Doon sila nag-usap kung papayag nga ba ang mama ni Joshua sa kondisyon na inaalok para sa kanyang anak. Pumayag naman ang parents ni Joshua at naging okay nga yung usapan nila. Pero makalipas naman ng ilang araw, nagdadalawang isip umano si Joshua kung tutuloy nga ba siya sa Manila. Iniisip niya kasi ang pag-aaral niya doon at humingi nga ng advice si Joshua sa coach niyang si Sir Ruel Abuan. Sabi ng coach, huwag mo sayangin ang opportunity na binigay sa iyo. Kung pag-aaral ang iniisip mo, makafocus ka naman doon kasi may schedule naman sa pag-aaral at may oras din sa pagtitraining. At dahil doon nagkaroon ng lakas ng loob si Joshua na tanggapin ang offer sa kanya na mag-training sa Manila. At nagdasal nga si Joshua na sana maging okay yung pagpunta niya sa Manila at malampasan niya ang pagsubok na haharapin niya. At nandun na nga siya sa Manila. Habang nagsasabay siya sa training ng national team, hindi inakala ni Joshua na magiging ganap na nga siyang official member ng national team. Dahil buong akala niya merong junior category sa pagiging national team. Dahil nga sa murang edad niya na 15 years old, hindi siya makapaniwala na magiging teammate niya na yung mga idol niya. At ganap na nga siyang pinakabatang membro ng Sepak Takraw National Team. At dito na nga umusbong ang career ni Joshua bilang isang takrawista. Taong 2018 Asian Games Jakarta Palembang, Indonesia. Ito ang unang laro ni Joshua bilang isang membro ng national team. Sunod na laro ni Joshua, 33rd Kings Cup, 2018 pa rin, ginanap ang laro sa Thailand. Dito na nga nakilala ng mga fans ng Sepak Takraw community si Joshua. Marami ang namangha sa pinakitang performance ng batang to. Lalo pa't nakalaban nito ang Team Thailand na kung saan ito ang pinakamalakas na team sa larangan ng Sepak Takraw sport.
O diba, pati ako sobrang namanga sa pinakita ni Joshua. Pero syempre, tinalo sila ng Team Thailand dahil nga sa sobrang lakas ng team na to. At kahit natalo sila, ay marami pa rin ang sumasaludo sa kanya. Dahil sa murang edad, nakaharap niya ng walang halong kaba ang pinakamalakas na team. Dahil dito, maraming kabataan ngayon ang na-inspired sa pinakitang laro ni Joshua. At sa huli, nakakuha pa rin ng 4 na medalya ang Team Pilipinas. Taong 2019 naman, Asian Sepak Takraw Federation Championship, ginanap ang laro sa Kunming, China. Sa video na to, nakalaban nila ang Chinese Taipei. Sa huli, nakakuha na naman ng medalya ang Team Pinas. Makalipas lang isang buwan, kasabak na naman sa laro si Joshua. ASEAN School Games, ginanap ang laro sa Indonesia. Na kung saan, kasama ni Joshua dito yung mga manalaro na galing palarong pambansa. ต้องบอกว่าฟ้าฟ้าบอกไม่ได้นะเพราะว่าเตะแล้วเหนื่อยครับขอแห้งครับต้องดื่มน้ำครับลงมาดูครับลูกนี้จะมาครับซันแบ็คแก้ไขดีครับจังหวะโชว์เกมบุโร่ขึ้นเตะโอ้โหนี่ครับเจ้าเกมบุโร่บอกว่าขอเห็นหน้าบัวครับผมโอ้โหชนแรกอินโดชนะนะครับแล้วก็เซตที่2ตอนนี้อินโดนำอยู่ที่8-7ครับพี่น้องทางฝั่งตะวันตกครับผมรายงานสกอร์ให้ทราบครับขอบคุณมากครับเติมมาลูกนี้เกมบุโร่เปิดครับ Sa huli, nakakuha pa rin sila ng medalya. At itong panghuling achievement nga ni Joshua, 30th SEA Games 2019, na kung saan dito ginanap ang laro sa Pilipinas. At dahil hindi pa nagkaroon ng pandemya sa taong to, marami nga ang nanood at pumunta sa mismong venue ng event sa Subic Bay Gymnasium o Longapo City. At sa event na to, malaki ang pagbabago sa laro ni Joshua. Napansin ko nga na tumaas yung talon niya. Tinalo nila ang Singapore at mapapansin nga natin na sobrang nag-improve yung mga spike ni Joshua. Itong sunod na laban na kung saan makakalaban nila ang mga veteranong players ng Team Indonesia.
Sa larong to, mapapansin naman natin na sobrang nag-improve yung blocking ni Joshua. Sobrang intense nga ng laban na umabot hanggang third set. Nung nakaraang buwan lang, pinost ko to sa TikTok para mas lalong sumikat ang larong sepak takraw. At wala pang isang buwan ang lumipas, nag-viral nga ang video nila Joshua at umabot nga to ng million views. At sarisaring positibong komento nga ang natanggap nila Joshua galing sa mga fans nila. Sa uli, nakasungkit nga ng 5 medalya ang sepak takraw Team Pinas. Dahil nga sa mga nakuha nilang medalya, pinarangalan ang sepak takraw team ng ating Pangulo na si Mr. Rodrigo Duterte bilang pakilala sa mga atletang Pilipino. At para kay Joshua, malaking bagay ang makapagbigay karangalan sa ating bansa. At nagpapasalamat din siya sa parents niya na sobrang supportive sa mga laro niya. At meron pa sanang upcoming games ang Team Pilipinas sa taong to. Yun ay ang SEA Games 2021 na gaganapin sa Vietnam. Pero bad news para sa mga nag-aabang sa laban ng mga idol natin. Dahil napuspon nga ang mismong event dahil sa pagpatuloy na pag-angat ng COVID-19 cases sa mundo. Nakaready na sana ang pambato natin. Katunayan nga, puspusan na sana yung training nila para muling makasungkit ng medalya. Pero kahit na-cancel ang event sa taong to, patuloy pa rin sa pag-iinsayo si Joshua para sa paghahanda ng mga laro sa susunod na taon. Sa ngayon, senior high school na si Joshua at kasalukuyang nag-aaral sa Pasay City West High School. Pangarap nga ni Joshua na makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa military. At ito naman ang advice ni Joshua para sa mga kabataang takrawista dito sa Pinas. Mag-aral ng mabuti, magkaroon ng disiplina at rumespeto sa coach at makinig. Ipagpatuloy nyo lang ang paglalaro at huwag po kayong mawala ng pag-asa at balang araw makakamit nyo din ang pangarap nyo. At dito na nga nagtatapos ang kwento ng pinakabatang membro ng Sepak Takraw National Team sa Pilipinas. Maraming salamat Joshua sa pagtitiwala at pagpatuloy lang ang magandang gawain. Stay safe and God bless you always. At yun na nga mga kasepak, aabangan naman natin ang next na storya kung sino nga ba ang susunod nating itatampok. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng MGO Vids channel. Maraming salamat mga kasepak. Hanggang sa muli, MGO Vids signing off.